Monkey. Kinigang lahat ang ko'y pakipakinggan. Kwentong gusto ko na paminsan-minsan. Tumito ang lahat, walang aalis-alis. At ito kwento ko pa. Yo, what's up mga kaulo? It's your boy Elmo, muling bumabalik, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? I hope na ligtas po kayo. And sa lahat po ng mga tropa natin na nasa ibang bansa, mag-ingat po kayo dyan at since pandemic pa rin po, at makipag-coordinate po kayo sa sangay po ng bansa kung nasan man kayo, at magpa-vaccine na po kayo dahil mahirap na po mahuli ang lahat, okay? So dun sa mga repapins po na napadaan pa lang sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, click niyo yung subscribe button and hit notification bell, at tumambay po muna kayo sandali, okay? Magsama-sama tayo at meron tayong pag-uusapan ngayon at meron tayong i-review yung song ulit, okay? Sobrang bilis, sobrang lakas, sobrang galing at sobrang nakakabilib itong mga artist na to, no? At kaka-review ko nga lang po ng dalawang tracks pero meron po agad silang sagot, okay? Last na review ko po yung Play Dead ni Tiwakal ng Dunggalo Records na diss track para kay Ace Pipes na sagot para dun sa Play Safe. Since may sagot si Tiwakal, meron din po agad sagot si Ace Pipes na Tiwakal Iyakin. So, sobrang pinangalanan na po talaga yan, okay? So yan po yung aalamin natin, okay? So mga kaulo, ano pang inaantay natin, huwag na nating patagalin to at gawin na natin to ngayon. At shoutout natin yung mga repapits natin na patuloy na nakatambay, naka-follow sa Elmong Calbo TV. Yeah! Okay? So paano? Simulan na natin to at pag-usapan natin later, okay? So syempre, headphones tayo para mas marinig natin ng maayos. At pag-uusapan po natin later, alright? So simulan natin to. So, alam niyo mga kaulo, no? Kailan lang itong ginawang sagot ni Ace Pipes, pero alam kong madali itong napag-isipan. At dahil nga po sa sobrang init ng sagutan nila, eh, medyo nagkaroon sila ng talagang iringan ngayon, no? So, sobrang na-alarma ako at natuwa ako dahil sobrang bilis nga at para silang nag-freestyle, nag-ano lang, nag-flip-top, okay? So let's go, pakinggan natin to. Sabing sip-sip ay sakta rin naman. Kaya paano mo nasabi, iyakin ka naman. Tiwakal iyakin, tiwakal iyakin, tiwakal iyakin, tiwakal iyakin. Sabi mo sawsaw ako, eh anong tawag sa'yo? Matanong ko lang bakit ikaw sumasagot sa kanta ko. Wala pang binabanggit na pangalan na uga na lahat kayo. Kating-kate makapag-disma kapag naglalabas ako. Feeling asong matapang buntot na may nakabahag. Walang bayag, hinamon ko ng battle, di nakapalag. So mga kaulo, no, dun sa first verse ni Ace Pipes, so malinaw niyang sinabi na bakit ikaw ang sumasagot, hindi naman niya pinangalanan, no? So parang sinabi niyang atat na atat, hindi naman para sa'yo yon, pero ba't ikaw yung nagbibigay ng diss track, okay? So sabi pa rito, feeling asong matapang buntot na may nakabahag, walang bayag, hinaman ko ng battle, di naman nakapalag. So sa bagay po na yan, eh, hindi natin alam kung ano talaga yung rason, kung totoo bang hindi nakapalag o talagang baka busy lang or baka may ibang inuna si Tiwakal, okay? So dun sa intro, Tiwakal Iyakin, Tiwakal Iyakin, so base nga dun sa title, eh, nagawa niya to dahil nga dun sa iniisip niyang pagngawa siguro ni Tiwakal dun sa pagsagot dun sa Play Safe na may title na Play Dead. Nung natalo ako sa sunugan kung makapag-angas agad, taig mo pa tumalo sa akin kung makapag-yabang ka, brad. Mga robot lang ang kain yung maloko dito, tol. Yung pagkatalo
lang ang kayang ipukol. So yung sa sunugan na yun, no, mga kaulo, talo nga si East 5 doon, no? 5-0 yung boto ng judges o ng hurado. So dun sa bagay na yun, syempre malaking sampal nga naman kay East 5 yun, dahil natalo ka ni isang judge, walang bumoto sa'yo. Pero eh, hindi naman yung nangangahulugan, mga kaulo, na kumbaga dun ka na panghihinaan, di ba? Pwedeng gawing buta sa iyon para sa diss track, pero kumbaga parang natural thing lang naman yun yung matalo ka, di ba? So parang sinasabi ni Ace Pipes dito, eh yun lang ba ang masisilip ninyo sa akin, yung pagkatalo ko ng 5-0? Okay, balik natin ng konti. Tulugan lang ang kayang ipukol. Remind ko lang si Ken Magat ang standing 0-4. Paliba sa mga fans, yung utak walang kasing kurol. Unang laban lang naman, ayos lang kahit natalo. Yung kagrupo nyo apat na laban, walang naipanalo. So mga kaulo, diba, gaya ng sabi ko, hindi ko pa siya naririnig, mga kaulo, ah. So yung sinasabi niya si Ken Magat, which is a membro ng Serpientes na taga Dunggalo po, eh lumaban sa flip top ng ilang beses, pero wala pong naipapanalo pa, 0-4. So yun ang ibinabato ni Ace Pipes, no? To be fair po, no, tinitimbang po natin yung istorya ni Ace Pipes dito, okay? So sabi niya, bakit yung kagrupo ninyo 0-4? Nakailang laban? Eh yun, unang laban niya palang 5-0. Nga naman, di ba? Kung pupunahin mo yung kay Ace Pipes na 5-0, eh what more pa yung nasa bakuran nyo na 0-4, na nakaapat na laban na compared dun sa first time na laban, okay? So yun po, ah, base po yan, di umano sa mensahe, okay? Which is ako rin naman po bilang followers ng Flip Top. So alam ko, pinapanood ko yung mga artist yan. Kaya nakasuporta tayo dyan, kilakin magat, dahil mga artist yan na mga malulupit na. So magagandang laban po yung mga naibibigay nila sa Flip Top. Yung nakatalo naman sa akin ay hindi nyo naman kakampo, eh yung asong talunan kabilang kampo ang lumang paso. Para mo sabaw, walang lamad kasi puro sigaw. Sinasabing sip-sipay sa kari naman, kaya paano mo nasabi, iyakin ka naman, diwang kaliyakin. Sabi sa chorus, bara mo sabaw, diba? Parang sinabi lang puro lang sigaw. Kumbaga bara mo sabaw, walang laman. So kumbaga para kay Ace Pipes yung tira ni Tiwakal, eh walang bigat, okay? So sinasabi mong parang sip-sip, eh ikaw sip-sip din naman. So parang sinasabi niya, eh kay kuya ganun din naman. Wala namang sinabing kuya dito, pero syempre, kanino pa ba didikit yung mga yan, syempre. Of course, meron silang leader na si kuya, di ba? Hindi naman yung paninipsip, pero syempre, kailangan mong magpalakas. Eh ganun yan sa industry, no? Kailangan yung makikita nila yung galaw mo. Eh kung tatahi-tahimik ka sa isang sulok, hindi ka mabibigyan ng break, okay? So yun po yan. Kaya ikaw Tiwakal Kupal, huwag kang ang tatanga-tanga. Paano ba kung sa battle tayo nga ang magharap, tara? Takot ka naman pumalik puta, tapos magyayabang ka pa. Simpleng paglabas ko pangalang mga natataranta na. Ano bang meron sa'yo, yan bang boses mong galit? Binigyan ko ng quality, this pang rap contest yung balik. May kasong rape, bakit di na lang sa hostess kumabit? Tuwang-tuwa robot sa'yo kahit pointless yung tapik. Oh, grabe. Sabi ni Ace Pipes dito, no, bakit hindi na lang tayo sa rap battle magtapat o magharap, no? Para malaman kung sino talaga yung mabigat. Ang sabi ni Ace Pipes, eh pang quality yung ginamit kong diss back o yung pantira sa'yo, pero yung ibinalik mo eh pang rap contest. Grabe, no, parang sinabi niya na walang kakwenta-kwenta yung tira ni Tiwakal na play dead na yon, okay? So syempre tirahan to, no, silipan, balikan to. So magaling din yung pagbalik ni ano rito ni Ace Pipes, no, at syempre may talent din yung tao, eh. So, tuloy natin. Ace Pipes, Crazy G, mahiya ka naman. Bobo, mag-rap kaya gusto, pahiyaan na lang. Oo, ikaw ang nauna, pahina ka naman. Kaya imbes na mamuna, pahinga ka na lang. Buti nga sirigot kita, kahit sayang yung tinta. Mga tira mo't salita, kakairita na lang kakatangina. Puro chismis, wala bang ipapara sa dis, makalabang kita. Bumalik kayo sa nakaraan, bawala sa panahon na to magsiga. Para mo sa bawang, walang lamad kasi puro sigaw. Mga kaulo, no, yung ginagawa ni Ace Pipes na pag-diss back, eh talagang buong tapang niya rin hinaharap, no. Hindi rin biro yung gumawa ng ganyang klaseng mga song. Yung pagtira, eh may mga bara, no, at yung mga punto. So yung delivery ang pinaka-importante dyan, eh. Syempre kailangan sabay sa beat at hindi ka off beat.
at yung sinasabi is totoo at malapit doon sa ipinukul sa'yo na distract. Okay? So, kailangan hindi ka nalilis doon sa issue eh. So, gaya nga niyan, kakatapos lang ni Tiwakal na magbigay ng play dead. So, nagbigay siya ng Tiwakal iyakin. Okay? Eh, masama naman na ito, mga kaulo eh. Kaka-upload lang na itong Tiwakal iyakin ngayong araw, alam ko eh. Meron na kagad na ilabas si Tiwakal ng Dunggalo Records. Ang alam ko, ang title eh, Close Letter. Pero hindi ko pa siya na-open, no? Pero Close Letter yung title, mga kaulo. Ibig sabihin, hindi ko pa siya napapanood kasi gusto kong may pattern tayo dun sa storya na pinag-uusapan po natin, ha? Yun po. Ito po ay pagbibigay lamang ng opinion base dun sa mga sinasabi ng rap artist. Kung alam po natin yung sinasabi, eh, sasabihin po natin. Kung di sigurado, eh, wala tayong papanigan, mga kaulo, ha? At wala tayong pinapanigan, okay? Tayo po ay reactionist, reviewer ng mga song o ng mga diss track, pero wala tayong papanigan para po sa lahat yan, okay? Sinasabing sip-sipay, sakta rin naman, kaya paano mo nasabi, iyakin ka naman. Tiwakal iyakin, tiwakal iyakin, tiwakal iyakin, tiwakal iyakin. Direkta akong rumispeto sa hari nyo, pero mas pirunan nyo yung akala yung pahaging ko. Yun, no? So, yung open letter ang mga kaulo, sinabi dito ni Ace Pipes, no? Kumbaga parang buong puso o taas noon niyang nirespeto yung hari ninyo ng Dunggalo na ang nagngangalan na ay kuya. Nagngangalang kuya o si Sir Andrew E. Okay? Kaso ang sabi ni Ace Pipes, ang pinunan ninyo ay yung parang pasaring. Kumbaga parang sinasabi niya na dapat hindi yun ang binigyan niyo ng pansin. Dahil yung sa open letter na yun, eh parang andun yung pagrespeto niya nga kay kuya. Kaso hindi yun ang nakita ng mga artist. Okay? Base yun kay Ace Pipes, ha? Yun ang galing sa puso ko, pero mas nabunan nyo pa yung malikot na utak ko. Merong dalawang kanta, kulay puti at itim, pero ang maruming utak ay sa itim na katingin. Di kay ididiin na lang at mamaliitin. Pag maganda pinakita mo mga bulag, para ang nasa dilim. Yun mga kaulo, no? Isasummarize natin yung sinabi ni Ace Pipes. Dun sa open letter, maganda nga yung sinabi niya. Kumbaga parang may mga paharin siya na pagbibigay respeto kay kuya na nai-review ko rin yun before eh. So, ibig sabihin, andun pa rin yung respeto niya. Of course, kaya lang nga, eto. Siyempre, kung titirahin mo yung mga membro ng Dunggalo, eh parang wala ka na rin respeto kay kuya. So, yan po yung... excuse po. So, yan po yung nasisense po ng ibang mga artist. Okay? So, sa madaling salita, kumbaga parang hindi nila nakita yung good side na dapat mas naintindihan o mas dinamnam pa sana. Dahil yun naman yung gusto niyang ipabatid doon sa open letter. O Tiwakal, alam mo na, imbis na yung open letter, flaysip yung pinuna. Rumirespeto ako sa may respetong nauna, pero kung yung mali lang yung nakita mo ay paano na. O ngayon alam nyo na, o ngayon alam nyo na, imbis na yung open letter, flaysip yung nauna. Rumirespeto ako sa may respetong nauna, pero kung ganyan kayo pagkakaisa ay paano na. Lakas mong sumigaw. Malinaw, no? Sinabi niya, flaysip yung pinuna, imbis na yung open letter yung dapat na pinuna. So nga naman, kung may magandang sinasabi yung isang artist, eh dapat binibigyan ng credit. So yun lang naman yung gusto niya mangyari, yung tipong intindihin yung sinasabi niya, yung kwento niya dun sa lyrics ng kanta, na para kay Kuya Drew, na siya ay rumirespeto din pabalik sa hari. Okay? So malinaw yun, ang sabi niya, yun ang sabi niya sa kanta na to, no? Base sa pagkakaunawa ko, eh kaso nga daw, ang nakita po is yung play safe. So, syempre, wala tayong magagawa kung ang nakita ng mga artist yung ganun. So, kaya nagkaroon ng mga diss back, ng mga diss track na naman. Pero yung banat mo ay puro sabaw, kang tungaw. Kailan may hindi ako naubusan, napanggiba sa'yo na kupala. Alright, so mga kaulo, dyan po nagtatapos yung song na yan ni Ace Pipes, no? So mga kaulo, yung last part nung song, so sinasabi na hindi mauubusan si Ace Pipes
At ang sabi niya pa kay sa mga Dunggalo artist or Kitiwakale, magtago na lang kayo sa maskara. At yung kumakanta na yon na guest artist ni Ace Pipes, yan po si Joshua King, okay? So, guest artist po yan. So, yun mga kaulo, no? So, nabanggit din doon sa last part ni Ace Pipes na kung ganyan lang din, kumbaga, parang kung ganyan lang din ang gagawin ninyo, eh paano na yung pagkakaisa? Kumbaga, so parang may meaning doon si Ace Pipes, meron siya sinasabi na paano nga naman magiging unite kung puro tirahan at distract ang gusto nyo? Diba? Base yun sa pagkakasabi niya, mga kaulo, ha? So, don't get me wrong kasi binabase ko lang to sa sinabi ng artist, okay? So, yun. Maraming salamat, Ace Pipes, sa kanta na to at naisagot mo na ibalik yung issue doon sa Play Dead na ginawa ni Tiwakal, okay? So, yun po. So, ang reaction ko lang naman dito, mga kaulo, simple lang, napakalupit din naman. At yun nga, parang freestyle rap battle or parang flip-top na kung saan may rebuttals, okay? So, ganun din, may mga multi, may linyahan, may mga bara, punto per punto na nasusupalpal yung kabila. So, magaling din, diba? At isa pang nagustuhan ko dito, yung pinaka-bottom line nitong kanta na to na Tiwakal iyakin, yung binigyang DNA Spikes yung open letter na mas napansin pa raw yung playsafe kaysa dun sa sinabi niyang maganda na paharing para kay kuya na hindi nabigyan ng credit, no? So, syempre, nasa tao yan, depende naman sa mga kapakinig yan, diba? Kaya sa kagaya ko na na-review ko na yan before, so ibig sabihin naiintindihan ko naman yon yung open letter na yon, okay? So yun, shoutout pa rin kay Ace Pipes, kay Tiwakal, Crazy G, sa lahat ng Dunggalo Artists, Dunggalo Records, no? Huwag niyo pong kalimutang suportahan Oblox One Production, IPK Oblox Music, at yung mga artists natin na magkakaroon ng mga music video na paparating, okay? Suportahan niyo po yung FB page ng Oblox One Production. And shoutout nga pala sa Def Jam Philippines, congratulations sa Oblox One Production na ngayon ay partner na po ng Def Jam Philippines o Def Jam Recordings, okay? Congratulations po. Yun, so mga kaulo, maraming salamat kay Ace Pipes sa song na to. At isa na naman pong obra. Okay? So, shoutout muna natin yung mga ano natin na mga masugid nating followers na katambay sa channel ko. Shoutout kay Mix TV, shoutout kay Stroman Bagay, Rap Guard TV, suportahan niyo po 'yan. Mark Santos, Aris Kamata, Sunlord TV 2020, Hip Hop Mentality, shoutout sa ito all, more power sa channel. Kay Rap Issues, Panyero, shoutout sa'yo. Yan po ang trademark niya, ni Panyero, pero hindi po natin magaya kasi trademark niya po yan. Alright? So, kay Psyche TV 23 Legit, kay Rio Erpelo, shoutout sa'yo tol, Rio Erpelo ng Dobladista. Batang Kankalo, shoutout sa inyo lahat. Balitang Hip Hop, shoutout sa'yo, more power. Jun Carlo Maroto, Yami na Mami Janelle, shoutout sa'yo, Mami. And Jefferson Noblesa, shoutout sa'yo. Chris Flores, shoutout sa'yo pare, and shoutout sa buong Flores family, and mag-iingat po kayong lahat, okay? So yun lang po, maraming salamat po sa pagtambay sa channel ko, and again, mag-iingat kayo, at wear kayo ng face mask, at hugas kayo ng kamay, alcohol, sabon, ingatan niyo yung mga sarili niyo, okay? So paano mga kaulo, magkita-kita tayo ulit, at ingat palagi, and supportahan niyo po yung aking channel, Elmo Calvo TV. Again, it's your boy Elmo, na laging nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace, yo, I'm out. Sorry, it's DJ.